ano po yung laman ng ating mga tangke. At meron tayo iba-ibang klaseng tangke na nandito. Pwede nyo po ba ipaliwanag kung ano-ano yung purpose na to? So ito ang marami, 10 na canister. Ito ang tawag namin wide mouth. So normally, ito yung pang storage dito or ito kasi pupunta ng Visayas ito. So naka-ready na to, isasakay na lang sa truck, tapos i-distribute or ibabagsak namin sa center namin sa La Carlota is in La Granja, actually to be exact. So ito yan. Pero pag nandun na sa kanila, hindi naman ito ang ibibigay nila sa ating mga AI technician eh. Okay. So kasi maraming towns yan. So from our center, ito naman, i-redistribute naman nila sa mga ganitong tangke. Ito yung narrow mouth. Bakit? Mas matagal ang evaporation. Ito naman yung, kunwari, request ni LGU, punta sa ibang bayan. So dito naman natin nila, sa kanilang level yan. Tapos si Mr. Technician natin, ito lang ang dala niya. Ito yung fill tank. Hindi naman kasi niya kailangan dalhin lahat. So, from our distribution centers, ililipat naman, every week kailangan bumalik yung ating technician sa aming sa distribution network ng PCC or ng LGU para mag-refill ng sinilya at saka liquid nitrogen. So ito, good for 1 week lang to. Pagka sumala silang di mag-refill. Delikado yung... Mag-refill ng nitrogen. Oo, mag-refill ng nitrogen kasi pag naubusan ng nitrogen yan, masisira yung similya natin. So yun yung talagang... Ano ang temperature for the storage? Yung basta mayroon kang liquid nitrogen na laman, pero meron tayong level, 12 centimeters. Meron silang measuring stick. Pero ang tansyado na namin to eh, kailangan every week magre-refill si technician nito. Para yung 1 week na yun, eksakto yun na hindi siya bababa doon sa 7 centimeter na liquid nitrogen level. Kasi pag hindi na maintain yun, baka yung ina-assure namin na ganda ng takbo ng similya kanina, naku, baka mamaya hindi na yun ganun. So, napaka-critical na dapat maaganda ang source natin ng liquid nitrogen. Yan ang tanong nila lagi, gaano katagal ang similya na pwede? Yes po. As long as you maintain the liquid nitrogen, kahit na ilang taon yan, 10 taon, 15 years, 20 years, 30 years, it is still viable. Ang critical is the storage of the liquid nitrogen. Opo. Ma'am, tanong ko, ilan ang laman na to? Yan is around, ang full capacity niyan pag pinuno namin is probably around 7,000. 7,000? Mm-mm, straws. Ano itong mga ID na to? Yan, bawat isang canister para hindi nagkakagulo is isang bulugan yan. So itong canister niya na ito, ibig sabihin ang laman lang niya, similya ng bulugan na to. Ayan. Pwede ko bang makita kung ano yung laman? Ayan, sige. So, sabi mo sa akin 7,000. Ano yung lahat-lahat pag kami maximize? Oh, ayan. Oh, so, okay. So, lahat ng semen na yan ay dito lang sa bulugan na yan. So, para madali yung ilipat niya yan. Oh, wag muna kasi maapektuhan. So, hindi namin siya masyadong inilalabas. Kung kukunin para man dapat. Para sa mga nakastro talaga. Nakastro siya talaga. Ayan. So, ayan. Sige, angat natin. Konti lang. Kailangan kasi may vapor pa para hindi maapektuhan. Ayun. Ayan. So ito yung mga straw. Yung mga straw. So, yan ngayon, pagdating sa aming center, pwede nila ngayong ilipat yan sa ibang nilang tangke or even diretso na sa fill tank na ganito para magamit nila. So, that's how we distribute. And the rest, every batch, every bowl, may nakastore for future use, for research, or whatever, later on, you never know. At least meron kami lahat. So, pag hinanap natin sinong bulugan, kahit matagal na noon, meron kami nakastore dyan. Kahit konti lang. So, we don't lose. Sa ngayon ba, meron pa rin ba yung traditional na ginagawa para sa pag-produce? Let's say, yung tumatawag ko rin ba tayo ng mga bulugan, pasampa, meron pa rin ba ngayon sa farm, o lahat ng may... kalabaw ngayon ay naka-AI na? Hindi naman namin kayang lahat ng farmer ay obliga na magpasimilya.
meron pa rin kaming programa ng yung traditional yung tawag namin bull dispersal. Mm. Yung hindi naman kaya lahat ng similya. So meron pa rin kaming programa sa mga lalo na sa lugar na mahirap abutin ng semen. Mm. Bakit? Sabi ko, ang pinaka-limiting factor mo dito is how far can we reach the distribution network ng liquid nitrogen. So sa mga areas na yon or yung malalaking rancho, may programa kami ng natural service ang tawag namin doon. That will complement itong AI natin. Mas matagal, bakit? Kukunti lang naman ang naipoproduce naming bulugan na naipapa-disperse or naipapahiram. Unlike ito, ilang bulugan lang, ilang libo ang aming na kayang abutin na magsasaka na nabibigyan ng AI service. Ayan. Paano kung ako ay isang merong kalabaw, paano ako lalapit sa inyo at ihingi ng mga artificial gamit para sa artificial insemination? So, yung mga alam na na merong mga programa ang mga munisipyo natin, pwede sila pumunta doon kasi lahat halos ng aming mga regional centers ay may mayroon yang ka-collaboration sa ating munisipyo. Other than that, you go to Facebook, meron din po kami doon. Pwede kayong mag-message, tapos usually tatanungin yan eh. Ang una ko tatanong, taga saan po kayo? Ayan, so taga ganito. So iko-connect ko yan doon sa technician namin kung saan sila malapit. Bibigay ko yung number, tapos sila ngayon ang mag-usap. So most of the time naman po, nagkukusa rin ang technicians namin. So syempre, hindi namin naantay na kayo lang ang mag-request. Kami na mismo ang nakikipag-usap, nakikipag-arrange ng mga AI services. Lalong-lalo na kung maganda ang programa ng ating mga munisipyo at saka ng probinsya. So we arrange for that. But nevertheless, Facebook, send us email, text us, puntahan mo yung aming regional center. So, basta't may request, we really try to accommodate all the requests. Hindi naman kailangan na member ako ng co-op. Kahit individual lang pwede. No. You don't have to. Ma'am, ano yung pinakamatanda or pinakamatagal na natin na nakastore dito na semen? Sila Memo. Si Memo, si Mabro, si Mapel, si Azon. They were 1995, if I'm not mistaken. Yung kalabaw patay na. Yung similya niya buhay pa. Actually, karamihan, yung picture, karamihan ng iba, patay na. I don't, saka hindi namin pwedeng patagalin yung bulugan. Mapansin mo, di ba? Every year we call, every year we add. Ilang years usually ang tinatagal? On the average, around 8 years. This is so exciting. It's a new day, it's a new place to call home. My mission, to stay in these places for you. Let us find the best places to stay for every location and for every situation. This is Sam Pan. I'm your key into the latest and trendiest stays, accommodations, and homes, making them all #unlocked. Exclusively traveling here on TMT.